Yo, what's up sa inyo mga katiga? For today's video, pag-uusapan natin ang backer system sa barko. Sa panahon kasi ngayon ay maaaring di talaga maiuwasan ang ganitong sitwasyon, lalo na kung may kamag-anak ka pang opisyal, talagang malaki ang chance mong makuha. May mga time na sa bawat pag-apply mo hindi ka talaga matanggap-tanggap, lalo na sa mga seaman na nasa mga cargo or tanker. May mga chance pa nga na before ka gumraduate ng kolehiyo kailangan mo muna sumampa bilang isang deck cadet. So, dito na papasok si backer system. Ito ay talamak talaga sa panahon ngayon. Isa kasi sa mga pinakamabigat na bagay ito sa mga fresh grad ngayon, lalo na sa mga kapwa nating marino or seaman ang walang trabaho at di makasampa agad. In short, tambay. Or pwede naman magkatrabaho pero sa lungat sa field mo o sa background mo. Di ka basta-basta i-hire o tatanggapin kung wala kang kakilala sa kumpanyang ina-applyan mo. So ganito na ang nagiging sistema sa ngayon, kahit noon pa man talaga ganito na rin. Lalo na kung ang kolehiyo mo is di naman ganong kalakas para magbigay ng kumpanya at sila na ang bahala as long as gumraduate ka lang sa kanila, mayroon na kagad kumpanyang papasukan. Or kahit man lang 3 years academics tapos yung pang 1 year mo naman is maging deck cadet ka. So di po ganun ang nangyayari. May mga kolehiyo din na after mong pumasok sa kanila is ikaw nang bahala sa sarili mong mag-apply sa barko. Sobrang unfair din sa mga taong deserving naman makapagsiman tapos di ka makasampa-sampa. Yung tipong mataas naman yung credentials mo pero pagka-graduate mo mas tumatagal ka pa sa lupa kaysa makasampa. Kasi nga kailangan mo ng backer. So taon-taon marami ang mga Pilipinong gumagraduate sa mga maritime school at ang ultimate goal lang nila ay makasampa sa barko. So meaning napakaraming competition sa pag-a-apply sa barko. Kaya naman kung may malakas kang backer is yan ang edge mo para mauna kang makasampa. So bukod sa mga Pilipino or Pinoy, mayroon din tayong ibang competitor sa iba't ibang bansa, mga Indonesian, Indiano, Chinese at iba pa. Kaya naman sa panahon ngayon ay mahirap nang makasampa kung wala kang backer. Lalo na ngayon, marami ang aspiring seafarers na gustong sumampa, tapos maraming competitors, tapos konti lang yung trabaho, so humihirap ang competition. So guys, ganito po talaga yung nangyayari ngayon. Ito po yung reality. So medyo humihirap yung competition kaya nga malaking bagay pa din yung may academics ka at bukod doon yun na nga lalo na sa mga marino yung backer. So dito napapasok ang backer system. Meron naman itong positibo at negatibong epekto sa crew, sa principal at sa barko at sa agency. So ito ang mga positibong epekto ng backer system. So ang una ay referral. So kunwari si kapitan ay may anak o kamag-anak na gumraduate sa maritime school, so i-refer ni kapitan si kamag-anak sa kumpanya bilang isang kadete. So if ever man na may ginawang bulilyaso ang ni-refer ni kapitan sa barko, may mananagot talaga. Reputasyon kasi ng nagpasok na seaman ang isang kadete kung may mga nagawang mabuti o mali, what's na nasampay ng barko. So magre-reflect yan lahat sa nagpasok. So ang magiging sukli ng kadete dito is yung loyalty. Yan ang magiging sukli mo sa kumpanya kasi nga tinulungan kanila at nang nagpasok sa'yo. Kumbaga yan ang magiging sukli mo o suporta na ibibigay mo sa kanila. So yun ang gusto ng kumpanya. Yung tipong di ka nalilipat hanggang sa pagretiro mo, nasa kanila ka pa din. So ang direktang maapektuhan talaga ng mga ganitong sistema ay yung mga freshly graduate na walang mga kakilala na nagbabarko o mga kakilalang official. So ang mga deserving talaga o yung mga may potential na aspiring seafarers, di na mabibigyan ng chance kasi walang kakilala. So mas nauna pa yung may mga kakilala. Babakeran sila at mabilis makasampa. So papaboran kasi ng agency si yung may mga kakilala kasi yun din yung tulong nila sa kumpanya. In short, kung may pila, merong sumisingit sa pila. Ganun. So yun guys, lagana pa din talaga at napakarami pa din backer system sa barko. At di na mabubuwag yung mga ganitong sistema kasi nga may mga positibong nagagawa din naman ang ganitong gawain. So ang suggestion ko na lang guys para sa mga aspiring seafarers dyan na hindi pa rin nakakasampa, basta huwag ka lang tumigil sa pag-a-apply, in short, no pressure. Pwede mo naman din pagsabayin while nagtatrabaho ka dito sa Pinas at pag-a-apply mo sa seaman company. As long as may sipag ka lang talaga, makikita at masisilip din yan ng mga applyan mo. Basta ang importante, hindi mo mapapabayaan ang pamilya mo. Kaya naman, mas maganda kung may work ka muna din sa Pinas pang suporta. So yun guys, yan muna for today's video. Hopefully may idea na kayo bago kayo sumabak sa pagbabarko. Hanggang dito na lang muna guys. For more tips about sa pagbabarko, please like and subscribe for my YouTube channel and follow my Facebook and TikTok account. So yun lang guys, thanks for watching. Goodbye.